ito ang pangalawang beses na nakatungtong ako ng batanes. Ngunit patuloy akong namamangha sa taglay nitong magagandang tanawin. Isa sa mga dinadayo dito sa Batanes ay yung itong lugar na ito na tinatawag nilang view deck. At ang dinadayo nila dito, ang gusto nilang makita ay yung mga nakamamanghang rock formation sa lugar na ito. Pakiramdam ko tila nasa ibang bansa ako habang naglalakad sa tinaguriyan nilang Marlboro Hills. Ang lugar na ito na kung tawagin nila ay Raku Pamayan ay ekta-ektarya ng rolling hills na ginagawang pastula ng baka at kalabaw. Isa ito sa mga lugar na paboritong pasyalan ng mga turista na dumadalaw dito sa Batanes. Ang mga lighthouse, ang mga lumang simbahan, ang mga bahay na bato o Ivatan houses ay kabilang din sa mga must-see ika nga sa Batanes. Ngunit may mga atraksyon din pala ang Batanes na bahagi ng kanilang madilim na kasaysayan. Ang atraksyong ito hindi makikita sa ibabaw ng kapatagan pagkat ito ay nakakubli sa kadiliman. Dumating ang mga puwersa ng Hapon sa Batanes noong December 8, 1941. Sa pamumuno ni Lieutenant General Masaharu Homa, sinakop nila ang Bataan Island. Isa sa mga bundok nito, binuo ang tinatawag na Dipnay Supuan Japanese Tunnel. Hello. Sir, kumusta? Welcome sa Japanese Tunnel. Japanese Tunnel ba tawag dito? Ito yung Japanese Tunnel dito sa Basco. Okay, so dito tayo papasok. Ito yung mismong tunnel. Okay, so talagang piniko ito para makahukay ng tunnel, no? Opo. Makita po natin yung mga marks dito, bakas ng piko po. Sino-sino ko ang gumawa nitong itong tunnel mismo? Actually, supervised ng Japanese. Pero kinukuha ang laborers yung mga Ivatans. Yung mga Ivatans ang pinagtrabaho dito? Mga lolo namin, natatandaan pa nila yung mga experience nila nung ginawa ito. Naalala pa ni Lolo Daniel noong dumaong ang mga Hapon sa karagatan ng Batanes. Dumating yung Hapon, kaumagahan ng December 8, pagising ng mga tao dun sa Basco, ay maraming barko dun sa dagat, marami nakahihira yung barko dun, yung Hapon. Diyan kami nakapaligid sa daan, sa highway na tumingin sa barko dun sa laot. Tapos, sa sadali lang, may dumating na dalawang eroplano, mayroon ang nihulog yung bomba na lang, ay mayroon ang nihulog na parang pusong saging, ay tawag dito otot, ay mayroon na otot, at tapos sumabog na. Sumabog? So, anong ginawa? Takbuhan kayo? Ay, titakbuhan kami. Katapos punta kami sa Aplaya, may kuwa doon. Diyan kami tumango, marami kami. Katapos na, yung mga Hapon, bumaba na. Yung mga marami ng Hapon, bumaba. Yung sumakay sa lansya, maliliit. Pumunta na sa bayan, umiikot na sa bayan ng Hapon. Makaraan ng isang taon ang pananakop
Inipo na ang mga kalalakihan. Yung tunnel, kailan ginawa yan? Ayun yung tagal pa yan, after 1 year pa. After 1 year? Na, nanawagan ho sila o talagang na-recruit kayo? Oo. Mawala ka nang, hindi ka na makatanggi. Lahat ng lalaki, o? Basta may kaya magtrabaho, trabaho. Maraming tunnel umano ang pinagawa sa mga Ivatan. Ngunit ang Dipnay Supuan Japanese Tunnel lamang ang pinapakita sa mga turista dahil sa ito ang pinakamalaki at maraming sanga. Gaano karami yung mga Ivatan na ginamit ng mga Hapon no? Yung mga panahon na yun? Kasi parang matagal itong gawin, no? Itong tunnel, matagal po. Hindi ko po matansya kung ilan, pero halos yung mga pangalolo namin, may experience sila sa... Halos karamihan ng taga rito siguro. Karamihan. Anong klaseng bato ito? Adobe ba yan? Ano ba yan? Parang ano ito eh. Volcanic rock po siya. Volcanic rock. So I think ito yung isang pinili nila dahil matibay siya. Mm-hmm. Hindi basta-basta gumuho. Mahirap nga lang hukayin, but... Yun, nahirapan silang hukayin mga Ivatans. Kasi parang bato ito eh. Sa aming paglalakad, napansin ko ang mga maliliit na butas sa dingding. Ayon kay Sir Chico, marahil ay gagawa sana ng kwarto, ngunit hindi na natapos. Napansin ko talagang nakapal na buhos ng semento. Ano? So, ibig sabihin, ito ba is parang protection dun sa bunga na o paano? Paano ba? Protection po sa ano, pagbobomba ng mga Americans. Kasi yung mga kumakalaban nila ng time na yun is yung mga Amerikano. So, dito sa part na ito, may mga parts na napakapal na ano rito, walls dito. Okay. So, sa bungad kasi nito. Mabalik tayo, dun sa mismo parang highway ng Don Daniel. Dito na ulit tayo sa main artery ng tunnel. Sa main artery. Okay. So pag kumaliwa tayo, meron diretso na naman ito. Dire-diretsuhin mo lang ito, meron na namang exit doon. Meron na namang exit. Nakarap naman sa east ngayon yung side na yan. A little bit of southeast yung location ng exit na ito. Silipin na dito. Halos parehas lang po nung ganun din. Sa kabila, meron siyang concrete na walls. Protection pa rin sa bahay. Siguro, para hindi sila ma-seal off, no? So, itong entrada, kailangan matibay. Kasi kung hindi, wala silang lalabasan, di ba? Wala silang lalabasan. Tapos, kailangan marami. Dahil pag, siguro may mga escape route sila. Pagka, yung pinasok sila dito sa park. Saan tayo lalabas? Yung lalabasan pa silang ibang parts. May limang lagusan ng kuweba at limang kwarto. Ano bang purpose nitong tunnel na to? Bakit nila hinukay ito sa mga Hapon? Ang purpose po nitong tunnel na to is para gamitin ng mga Japanese na yan para mas shelter sila during the war. Ngayon, ginawa nila to para dito rin safeguard yung mga armaments nila. Taguan, no? Para shelter from the air raids. Para sa protection din ng mga tao. Parang meron dyan sa baba. Parang ganito rin na system. Mm-hmm. Pero nasa mababang part siya. Mababang part? Lower parts. Isang napakakipot na lagusan pababa ang babaybayin daw namin. Naisip ko tuloy ang mga batang naghukay nito. Hindi lamang pala bagyo ang sinuong nila noon. May mas delikado pa palang pinagdaanan ng mga naghukay ng tunnel. Pupunta tayo dyan. Pag pumunta tayo dito, medyo handa lang. Pag madulas ka, alala yung kamay po nila.
masyadong matarik yung bababa, no? So ibig sabihin, pag di ka mag-ingat, pwede ka madulas pa dire-diretso sa baba. So dito yung pinaka-challenging na part niya. Medyo mababa. Medyo madulas pa? Madulas din, tapos kulang din yung steps dito. Ito ang lower level ng tunnel. Nandito ang karamihan sa mga kwarto na nagsilbing imbakan ng armas at tulugan ng mga sundalong Hapon. Intansya ko, mga tatlong palapag yung ibinaba namin mula dun sa mismong main artery ng tunnel. At ang pakiramdam, hindi siya mainit. Malamig-lamig, parang may manipis na simoy ng hangin. Useful din yung hard hat, sir. Ibig sabihin, kinonsidera talaga ng mga, yung sa disenyo, no? Yung mga Hapon talagang tinignan yung bagay niyan. Palagay ko po yan po yung isa sa expertise nila kung paano nila dinesign ng maayos. Itong lugar na to ay maganda yung tali ng hangin. Marami ho bang bata doon na katulad ninyo? Ika 10 years old ka nung nag-hukay ka, di ba? Oo. May mas bata pa sa'yo? Hindi. Wala lang mas bata sa akin. Yung iba matatanda na? Oo, matatanda na. Galing Uyugan. Lahat yung munisipyo dito. Ayon kay Lolo Daniel, marami pang tunnel na pinahukay sa mga kalalakihan sa buong Bataan Island. Mahahabang tunnel yung malalim at saka yung sabi ko dun sa taas ng airport. Maraming dibidigay doon sa ilalim. Pumasok ko sa pintuan, hindi mo matandaan kung saan ka lalabas kasi lang parang parto doon sa ilalim mo. Bundok doon sa taas ng airport. Pero doon sa tunnel, doon sa Japanese tunnel, nakita niyong natapos yun? Maraming natapos, yung iba hindi natapos. Ayon pa sa matanda, hindi naman daw mahirap ang pagbubungkal. Ang pagbubuhat ng mga sako-sakong bato mula sa aplaya paakyat sa bundok kung nasaan ang tunnel ang halos pumatay sa kanila. Napansin ko, Sir Chico, bakas pa rin yung mga tama ng piko, no? Ng mga gumawa dito sa tunnel na ito. So, lahat sila, na-imagine ko, no? Parang sabay-sabay sila at dikit-dikit sila nagtatrabaho dito. Ganun mo ba? Tama mo ba? Oo, oh, mga marks po yan ng mga piko. Actually, dito sa lugar namin, ang daming may piko eh. Oh, antique na piko yan eh. Galing sa mga... Yung ginamit mismo dito sa tana? Opo, alam ko yung galing po yung ngayon. Kaya yun, ang dami, oh. So, alam mo, made by hand, no? Walang mga mamamahagi ng ano talaga, high-tech. Ito yung malamang na natural source ng tubig pag nauuhaw na yung mga tao dito sa ilalim. Tama ko ba, Sir Chico? Opo. Actually, malinis po yun kasi dumaan, na-filter po ng mga rocks yan. Napaka-kapal na rocks. Uh-huh. Paglabas dito, halos drinking water na po talaga. Okay. Ngunit bukod sa sinaunang mga bakas ng piko, may nakita rin kaming ibang klaseng marka. Yan na parang pinturin, di ba? Ayaw. Kinas. Yan, di ba? Kita mo dyan? Oo, oh, sama mo. Ito, dito. Spray paint? Meeting. Spray paint. Ano siya? Spray paint. Yan ba vandalism or yun yung tama ng mga piko? Ito po. Ito, actually, itong black na to, may nagluto dito. So minsan ba may nagpipiknik dito? Meron po pa minsan-minsan. Kababayan namin na kabataan. Okay. Buti naka-hard hat tayo, no? Itong malaking-laking bakit ito, malaking-laking kwarto. So pwede mo pasukin ito? Pwede mo pasukin ito. So they're one of their storage ng
paggamitan nila. Pero kwarto mismo. Kaya may mga spiders dito. Ang mga kwartong dating tinutulugan ng mga sundalong Hapon, ngayon ay pinamamahayan na ng mga insekto at paniki. Ginagawa na rin daw itong silungan ng mga baka at kalabaw sa tuwing dadaan ang bagyo. Dati maraming bats dito, pero sa dami na nang bumupunta, nabubulabo. Ano ito? Anong side na ito ng tanong? Ito naman, nag-face siya sa west itong lagusan na ito. Itong butas na to, actually may ano pa yan eh, nakausli dito na part pa ng rock, naka-carve siya. Kukuha ng gwardiya yan. So halimbawa, ako yung na-assign na magbantay dito. Ako yung sundalo. Ito yung pinakakoblihan ko, no? Dito ako nagbabantay. So yung mga papasok, kita ko, ito yung mga tao dito. Ngayon, kung magkabakbakan, pwede akong kumubli, pwede akong tumago. Pero makikita ko pa rin, masisilip ko pa rin kahit papano. So, yun ang purpose nitong espasyo na ito. Kung susumahin, ang haba daw ng kuweba ay humigit kumulang 60 metro. Inabot ng maraming buwan ang paghuhukay. Ngunit kapalit ng buong araw ng pagbubungkal, may benepisyo raw na nakuha ang kanilang mga lolo. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang iba sa mga trabahador, voluntaryong naghukay. Ang kwento nila, they were paid. But of course, hindi nila alam kung ano yung worth ng kanilang pay. Kasi Japanese, ano daw yun eh? Japanese money. Japanese money. Tapos, ang kwento po ng isang naging laborer dito, dapat daw ipunin nila yung Japanese bills na yan na merong luneta kasi yan daw yung magiging valid after the invasion. Babayaran daw kayo? Oh, may bayad siguro. Yung bayad doon eh. Piso, eh, 1 peso. One Japanese... Japanese money. Parang 1 cent, ano? Pera nila. Ano pa? Papel, yung pera. Mabuti yung pera, sabi nila, luneta. Siguro ginawa din sa Manila. Mabuti yung luneta, makaranang gera. Ay, yan ang sabi nila. Ay, maganda itong luneta. Luneta, itago natin para magamit ito. Ito yung binayad sa inyo noon? Ganito? Ang pera? Oo. Yung panahon ng Hapon? Oo, ganyan. Ay, hindi. Ay, parang ito nakita ko yun. Dito lang ang kwan. Dalawang klase yung pera ito, nila. Ito, may luneta. Luneta, yan ang luneta. Yung iba, banana, sabi nila, magaspang na pera. So parang niloloko kayo? Oo, talaga. Kasi lang, gusto mo pang mabuhay. Pilitan mong sumunod sa otos niya. Baka barilin ka. Oo, yan. Kinatakutan namin noon. Sa kasamaang palad, hindi naman daw nagamit ni na lolo ang perang ibinayad sa kanila. Man! Kasi saan diyo? Ilang taon na kayo, Tay? Ha? Ilang taon na kayo? Edad? 87. 87? Oo. Batong bata, ha? Ha? Matanda ko na eh. Ah, matanda? Isa si Lolo Luis sa mga teenager na naging trabahador sa tunnel. 17 anyos daw siya noon. Naghukay kayo dun sa tunnel, di ba? Oh, Japanese tunnel. Mahirap ba? Mahirap maghukay? Mahirap. Matagal. Pala daw ang ginamit ni Lolo Luis. Maraming mga pagkain dun sa tunnel. Maraming pagkain, bala, ganun. Bala. Bala, mga Hapon. Tapos doon natutulog yung mga Hapon. Doon sila. Eh kayo, mga Pilipino, lalabas. Pagkatapos naman, pag-uwi ka naman sa trabaho. Balik go na. Home. Go home na. Mm. Tapos bukas ulit. Bukas. Trabaho ulit. Sigurista raw ang mga Hapon, kaya may pinahukay din na tila watchtower sa ibabaw ng tunnel. Bakit watchtower ang tawag dito sa punta natin?
Parang bounce. Nakikita yung, ano, nakikita yung... all sides. 360 degrees ng area na ito. Sabi mo, may mga hapon kang... may mga Japanese tourists din na nagpupunta dito? Opo, that's right. Marami na po akong dinalang mga Japanese tourists dito. And nakikita mo yung reaction nila. Parang, anong reaction nila? Nalulungkot sila na parang... Parang very guilty sila sa mga ginawa ng mga... kababayan nila. Pupunta natin ngayon yung pinaka-tuktok mismo ng bundok. Ngayon, pag narating natin itong pinaka-peak, may imagine natin na sa ilalim nitong tuktok ng bundok, eh napakaraming sanga-sangang Japanese tunnel dito mismo sa kinatatayo natin. Ito yung tinatawag nila na parang watchtower? Bunker. Bunker, oh. Watchtower. Parang watchtower. Napapalibutan ng mga halaman at damo ang sinasabing bunker o lugar kung saan nagmamanman ang isang sundalong Hapon upang matambangan ang kalaban. Pag halimbawa, yung mga eroplano, pag tiningnan nila sa baba, parang green lang ito. Diba? Wala silang makikita. Hindi nila alam, may nag-aabang sa ilalim. Sa kapal nitong mga simento dito sa may bunker, alam mo talagang pinaghahandaan nila yung mga bombang ilalaglag sa kanila. Ito yung mga bintana. Ito yung mga observation na windows. Kung bakit sila naglagay dito ng tunnel, para sa ganun doon, taguan daw ng mga Japanese forces at nilagay nila dito sa napakataas na lugar kung saan nakikita nila yung laot on the West Philippine Sea, tsaka dito po sa Pacific. Kaya napaka-strategic po nung kanilang pinagtayuan ng tunnels. Mukhang marami rin nagpupunta dito ang basura. Dati-dati kasi wala malinis ng pababa nito, kaya kita mo. Ayan o, kung hindi man puro chicheria, balat ng chicheria, mukhang may mga alak pa. Matapos ang gera, kinalimutan na rin ng mga Iwatan ang mga tunnel na naging simbolo ng kanilang mapait na pinagdaanan. Ngunit nito lamang daw dekada 90 binuksan ng lokal na pamahalaan ng Batanes sa publiko ang Japanese tunnel. Wala rin daw formal na pag-aaral na naisagawa ukol sa mga tunnel. Wala po kami alam na nag-document o nagkaroon ng diary sa mga ninuno namin, tagsulat kung ano yung nangyari. But sinali na lang po, kinuwento na lang po sa amin na yung kanilang mga experiences. Dahil walang museo na maaaring paglagyan ng mga ginamit sa paghukay sa mga tunnel at mga armas na ginamit sa gera, sa ngayon, sa mga bahay na lamang nakatambak. Dito sa palibot ng Basco mismo, may mga bagay pa na magpapalaala dun sa pananakop ng Hapon noong 1940s. Gaya nitong bahagi ng mortar cannon siguro ito ng Hapon eh. Nakita lang ito sa isang bakuran sa katabing bahay. Ngayon, kinakain na siya ng kalawang. Sa ngayon, payapang nabubuhay ang ilan sa mga naging bahagi ng pagbuo ng mga Japanese tunnel. Nasa takipsilim na sila ng kanilang buhay, ngunit tila sariwa pa rin sa alaala nila ang nakaraan. Anong naalala niyo pag nakikita niyo yung tunnel? Naalala mo yung panahon ng pagbumba ng eroplano ng Amerikano, ganyan pa nakakatakot. Masamang karanasan ang sinisimbolo ng mga tunnel sa Batanes. Ngunit para sa mga Iwatan, simbolo rin ito ng kanilang sakripisyo. Dahil ang bawat marka ng pala at piko ay marka rin ng kanilang katatagan ng loob. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.